Good morning! Nagbabalik po kayo sa aking channel. Thank you sa mga nag-subscribe. Ito na po ang ika-third video ko. Yan. Hindi pa rin naman po tayo professional. Pero doon kasi sa second video, yung nakita nyo nakabuo na, hindi ko siya in-assemble. Kasi nung in-assemble ko po siya, nahihirapan kasi ako. Lalo na pag nung kinabit ko na itong camera bracket, medyo ano, naiipit ako, kaya binuo ko na siya. Pero dito, nakapag-practice naman po tayo. Then, inulit ko po, hindi po tayo sponsor ng mga ito. Gusto ko lang po malaman yun. Ito po yung ginagamit ko. And sa fourth video, gagamitin na po natin ito. Okay, itong minigun. And then, bibili rin po ako ng isang boya para makapag, tawag dito. Mapag-compare ko silang dalawa kung ano yung mas okay para sa kung gagawa kayo ng video vlogging for beginner na cellphone lang din ang gamit na katulad ko. Okay, start po natin na buuin yung assemble. Nandito na po naman yung lahat ng kailangan ko. Kung napapansin niyo po ulit, wala yung small. Yung small po kasi ay gamit ko. Yan. And ngayon, ituturo ko po kung paano gagamitin po ito. Ngayon, kung large po yung gagamitin nyo, large, okay, okay na naman, okay na naman ako. Ganito po siya. Ay, hindi pala siya kasha. Wala palang kasha rito. Hali, ito na po tayo. Maliit yung butas pala nito ulit. Ayan. Andyan siya. Then, pwede mong i-push para ikabit dito. Ayan, ganyan. Makakapag-video vlog ka na yan. Okay, tibay na po yan. Ngayon, kung di ka kontento dahil mahina yung speaker, dito muna po gagamitin yung bracket. Yung bracket po. Okay, tanggalin po natin itong cellphone holder. Okay. Ito po, nakita niya? Ayan, dito ko po ikakagat itong nagalaw. Ayan dyan. Medyo tagilid siya. Okay. Tawagan natin. Ito. Yan, nakabit na natin. Then next, kabit naman natin ang ito. Kung ito ang gusto mo or ito, nasa sayo po yan. Pero try po natin ito. Para maiba naman po yung kabit natin. Okay, kabit naman po natin yung cellphone. Dapat pag kinabit mo itong cellphone, tingnan mo kung saan yung suksukan ng ano, ng gap. Okay, tulad nitong cellphone na to, nasa taas pa lang, better siya na dapat nakaganito, pero yung volume po kasi, nandito sa gilid. Ngayon, pag dito mo nilagay, may ipit naman siya. Hindi mo ma-adjust. Kaya, wala po tayong choice, kundi dito. Ito yung camera. Nandito yung, nasa taas yung volume dapat. Ayan. Then, pwede mong iyorong na konti para may space ka pag kinabot. Then, ito po yung minigun natin. Ayan. And then, ito yung dead cat. Kakabit po natin. Sana, madali lang naman po ito ikabit. Ayan. Kakabit mo lang dito. Kakabit na po siya.
then yung dead cat, suksok mo lang. Kaya pwede na. Ayan, dito. Yan, nakakabit na siya. Oh, makapag-start ka na po niya. Ngayon, para makapag-start ka na po ng tuluyan, tulad ng sinasabi ko, ito kasi dalawang jack para sa DSR. Okay? Baba lang natin ng konti. Yan! Baba lang natin ng konti. Ngayon, ang gagamitin nyo, itong tatlo. Yan, tatlo. Yan, yan. Okay, yan, kita? Yan, tatlo. Then, ito po yung ilalagay mo dito. Then, dito. Apat naman din po siya. Yan. Makakabit na po siya. Then, makapag-start ka na po dyan. Now, kung medyo madilim, yung pagkakabit mo, okay, pwede mong tanggalin muna ito. Then, kabit po natin to. Itong LED. Then, kailangan natin ng, of course, battery, AA. Yan, ever ready. Yan, hindi ko naman po, hindi rin po ako sponsor nito. Okay, pala, ito lang po yung available sa akin. Sa amin pala. Yan, kabit. Yan, kabit. Okay na. And then, testing. Ilaw. Kabit muna po natin. Second time ko lang po pinag-aralan ikabit to. Yan. Maluwag siya. Maligtad yung ano ko. Yan. Na-adjust po yung ano niya. Liwanag. Ayan, magandahan. Tapos kung hindi pantay, yan, baba mo lang ng konti. Then, may kabita naman po ito ulit. Mag-ingat lang kayo kasi ito, wala siyang lock. Para, ano, konting galaw lang talaga. Pwede malaglag itong mini microphone. Kaya nagana na siya. Kaya pag yung pinagana mo, yan, okay na siya. Diba? Gusto mong lakasan, gusto mong hinaan, nagana po. Maganda. Mag-order na po kayo sa Shopee. Pero hindi po ako sponsor nito. Okay? Now, tabi na po natin to na, yan, ituro ko na kung paano ikabit. Itabi lang po natin saglit. Okay. Then, gusto ko lang din po sana magpasalamat sa aking mga estudyante na nagsusuporta po uli. Yan. Gusto ko magpasalamat pala. Meron ng tumama doon sa OK Challenge ni Sensei. May tumama na tatlo. Magkakaibang estudyante po ito. Pangalanan ko po sila si Christine Joy D. Guzman, Marie Carcero, at ang unang-unang nagsabi sa akin, si Mami Adora Sarinas. Yan, congrats! Napagtsagaan nyo ang sensei nyo. Okay, sa third video na po, ito na po yung ikatlong video na ginawa ko po, kung saan walang edit-edit, walang practice-practice, kung ano lang masabi. And gusto ko rin po i-congrats ang batch 2019 para sa pagpasa ng N5 exam sa JLPT at JNAT. May mga passer din po tayo ng N4. Susunod na video, babanggitin ko na po sila. Nangangarap pa ako naghahanap pa ako ng mga picture nila para ilabas. Sa mga bago lang sa akin channel, pwede nyo pong subscribe at pindutin nyo na rin po yung button and then i-like and share nyo na rin po sa mga kaibigan katropa nyo
para ma-update nyo na rin po. And baka sa susunod, kayo na rin na mabigyan ng opportunity tulad ni Adrian ngayon na nasa Japan na kahapon, umalis na siya, dumating na sa Japan. And ilalabas ko rin po yung picture niya sa ikaport video ko po. Pero baka mauna muna po yung ano yung mga tumama sa OK Challenge natin. Interviewin po natin yung ilan sa kanila. Kaya kung hindi mo pa napapanood yung first video ko, ilalagay ko na lang po yung link niyan sa baba, hanapin mo na lang po. First video, and then hinahamon po kita na bilangin mo. Okay? Yan po yung OK Sensei Challenge. Viral po yan sa mga estudyante ko po. Try nyo po, kahit hindi ko kayo estudyante, try nyo po. Then, tingnan natin yung patient nyo. Kasi bakit po? Importante po kasi sa isang nangangarap, yung pasensya or patient natin, kung saan tinitingnan natin kung ano ba talaga yung gusto natin mangyari sa buhay. Dapat, hindi tayo agad-agad sumusuko sa mga bagay-bagay na pangarap mo na gawin or gusto mo. Kasi kung may gusto ka, dapat period na agad eh. Ang Panginoon, nandyan lang, laging nakatingin lang sa'yo, tinitingnan kung gusto mo talaga itong bagay na to, kung paghihirapan mo ba to. Kasi kung hindi mo itong paghihirapan, hindi niya ibibigay yan. Yung gusto mo, yung darating na lang sa'yo, walang kahirap-isa, hirap. Tingnan mo yung mga tumama ng loto. Huwag ka nang lumayo, sa Pilipinas na lang, yung mga tumama ng loto, after nilang kumita, okay, nag-patient din naman sila sa pagtataya ng loto, pero after nilang tumama, ilang taon lang, balik na naman sila sa dati. Mas mahirap kasi nasanaya mo yung maranyang buhay. Ngayon, tanong, bakit hindi nagtuloy-tuloy? Kasi umaasa lang sila sa luck, sa swerte. Diba? Kung lolobi naman ng Panginoon, wala namang imposible kahit mag-viral to, sumikat ako. Kung lolobi talaga ng Panginoon, wala na naman pong imposible. Pero tinitingnan din ng Panginoon, syempre, yung mga tao, mga anak niya na talagang nagsusumikap, na para gawin, yung pinapagawa niya, importante. Kung ano rin yung ikakasaya ng anak niya. Yan. At masaya din po ako kasi sa COC-STC, marami nagte-thank you ng mga